Hello mga Atashi! Kamusta? And welcome back to our channel! Yes! It's another video, di ba? Kung mapapansin nyo, napakasipag namin mga video ngayon. Ang dami naming time! Palakpakan niya ng daming content. Ang daming content. Okay. Sige, for today's video, since patok na patok ngayon, or since nag-start yung quarantine, napansin namin ni Ina na madami na talagang pumasok sa vlogging industry or sa YouTube world, di ba? So, because of that, bibigyan namin kayo ng mga steps or tips na rin kung paano ba kayo dapat mag-start sa YouTube world. Or mga kailangan nyong malaman before kayo mag-start ng YouTube channel. Yeah. Or if you're planning to start a YouTube channel. Yep. So, let's start. Okay, ang first tip namin is start now. So, if nagpa-plan na kayo or napag-isip-isip nyo na gusto nyong mag-start mag-vlog, ang advice namin is pag naisip nyo na yon, magsimula agad kayo. Huwag nyo nang hintayin yung tamang time kasi walang tamang time. Ngayon ang tamang time. Yes. Kasi before sa amin, before kami mag-start, si Ina kasi nakaisip na mag-vlog kami. Napakadami naming oras na sinayang kasi nagagawin din yung pala namin. Oo. Parang kapag pinrocrastinate mo kasi kung nag-hesitate ka ng matagal na time, ang dami mong time na nasayang and opportunity sana. Kasi yung time na sinayang mo, marami nang nag-start ng channel and pwede nilang makuha yung possible na audience mo sana. Oo. So, ayaw mo naman nun, di ba? Tsaka, imbits na marami ka ng content na nagagawa, isa pa lang yung video na magagawa mo, di ba? Marami na sana ikaw na content na, ay, na-create na content and sana, na-monetize mo na rin yung video. Oo. Di ba? So, ang kalaban mo talaga din kasi is exposure and yung time mo sana na meron ka ng videos na sa channel mo na napaparoon na sana. Yes. Kaya kung nag-iisip ka mag-YouTube, mag-start ka na ngayon, eto na yung signal. Okay, second is, know your niche. Ano ba yung niche? Eto yung, kung ano spell. Ba yung... Yes. Hindi, iba na lang term. Niche is, iisipin mo kung ano ba yung mga content na gusto mong gawin. Like, kunyari, gusto mo bang mag-focus sa travel bag? Gusto mo bang mag-mukbang? Fashion or ikaw, isipin mo kung ano muna yung mga interest na kasi minsan doon ka magbe-base kung anong content na gagawin mo. Oh, pati for the long run kasi ikaw rin magbe-benefit doon. Kapag nalaman mo na yung niche mo, magugustuhan mo yung ginagawa mo. Yes. And then makukuha mo yung market mo and magbe-benefit ka din doon kasi magiging strong yung branding mo. And ayun, meron ka ng guide kung anong mga content ang gagawin mo. Yes. True, mami. So, third is set up your channel. So, if meron ka ng Google, kapag meron ka ng Google account, meron ka ng YouTube, i-set up mo na yung channel mo. So, yung pangalan ng YouTube mo, yung branding, yung look ng YouTube mo, yung artboard or yung cover photo, yes. And then yung photo yung banner. Mo, yung banner mo, yung about, kung ano yung mga maabangan nila sa'yo kapag nandun sa about. Yes. And yung branding ng magiging video mo, meron dun parang watermark. Mm-hmm. So, importante kasi ang branding na once na narinig nila tong certain music na to, kapag ginamit mo yun as branding, tatatak sa kanila yon at pag narinig nila yon ikaw ang una nilang maaalala. Yes. For example, yung ginamit namin na intro, una-una pa lang, nagustuhan nyo, nung pinalta namin, parang medyo, na-miss nyo. So, binalik namin yun kasi mas gusto niyo yun. And kapag narinig niyo yun, parang malalaman niyo na ay maiisip niyo agad, ay ganyan sa inyo na channel. Tsaka importante din yung paggamit ng mga fonts, lalo na din yung mga thumbnails. Maging consistent kayo kasi minsan kapag unang kita pa lang nila, ah si ano agad to. At kapag, kapag nakita man nila yun sa ibang tao, sabi nila, ay katulad nung kay ano, ang ma-remind nila is ikaw. Ikaw pa din, di ba? Yun, pinaka-importante talaga is set up your account. Kasi pag wala niyan, wala kang YouTube account, di ba? Parang ano lang yun eh, kung paano mo handle yung social media mo, kung ano yung look nun, syempre gusto mo very coordinated, parang pagagandahin mo, ito yung parang pinaka-baby mo na pagagandahin mo talaga yung look. Pinaka-aesthetic ng ikaw, pinaka-aesthetic.
And syempre, integrate your YouTube account to your social media accounts. Like, kunyari, i-share mo siya sa yung YouTube account, ay sa yung Facebook accounts, Instagram accounts, Twitter, and so LinkedIn. On. Yes. Para din syempre, ma-promote yung YouTube account mo sa iba-ibang kapag may mga tao na nakakita ng social media account ko, alam na hindi aware sa YouTube mo, doon nila malaman. Diba? Parang may iba't ibang channels para maging aware yung mga tao na meron kang YouTube. That's right. And minsan kasi kapag tumagal na, yung mga brands na lalapit sa'yo, kailangan nila yon yung numbers of ano mo. Yung presence mo sa social media. Next. Okay, next is upload your intro. Syempre, importante yun na yung first video mo is... Wait lang nga, nakulog yung dish ko. Syempre, important. Ang dami ko commercial. Syempre, yung first video mo is kailangan your introduction video about yourself. Para mas makilala ka muna nila. And syempre, yung expectations nila sa vlog mo, kung ano ba yung aabangan nilang mga content mo. Kasi tulad din sa amin, ano ba yung video namin? Mali. Pangalawang video natin yung mali yung ginawa namin, hindi gagayahin. Pero at least, una pa rin, di ba? Pangalawang video. So yun, mag-upload ka muna ng first introduction video mo para mas makilala ka muna nila. And, merong tips si Ina dyan. Doon, maging ano ka na, ipakita mo na yung true self mo. Be candid, be... Mag-ikaw. Yeah, be kung you. Jologs ka, be you. Jologs ka. Kung hindi ka nag-English, huwag kang mag-English. Hindi naman kailangan mag-English or maging cool sa vlog. Ano naman yan eh, nakalimutan ko sa... Ay, sorry. Basta sabihin ko na English. Sabihin ko ka. Hindi kasi, di ba, mas mamahaling ka kasi na yun, kung natural ka. Ayun. Tsaka, dun yung parang standard nila or basa nila kung magugustuhan na nila yung channel mo. Kung pumatok ba sa ano nila yung first video mo, ay okay, hindi ko bet kasi ganito. Okay. Dun mo malalaman kung sino yung mga target market. Yes, that's right. True, mommy. So, for the fifth step or tips namin is stay consistent. Yeah, stay consistent. Like, keep posting. Minsan, maglagay ka rin ng timeline mo kung kailan ka dapat ba mag-upload or ilang beses ka ba dapat mag-upload. Yung iba kasi may schedule. Like, yes. For example, ang upload nila is Tuesday and Wednesday or Tuesday and Thursday. So, parang alam na rin ng subscribers mo kung kailan yung upload mo. Yeah. And mas, para na rin sa'yo. Para kasi mas maraming content, mas okay talaga. Keep posting. Kasi kapag minsan... sayang yung hype. Yes, sayang yung hype. Kasi tulad nun, kami minsan kapag nawawalan kami ng buhay. Bumabagal yung analytics. And parang feeling namin kumukunti na yung community namin. Yung nasa lab ng community namin. And hear your audience. Kung ano yung gusto nilang gawin mong content, gawin mo. But... huwag mo i-compromise yung quality. Kasi, quality versus quantity. So, yung quantity is, di ba, yung number, yung dami ng videos na gagawin mo. Mas malaki, mas maganda sana. Pero, don't compromise yung quality. Kasi para lang may ma-post. Yes. Kaya, minsan din, mas okay din na, hear your audience. Gagawin mo yung mga gusto nila, but kung hahayaan na mawala yung mga content na gusto mong gawin. Kasi yun ka eh. Minsan kasi gusto nga nila na gawin mo to, pero ayaw mo naman. Eh di, hindi rin maganda yung output nun. Tsaka, kaya nga ang point nga ng paggawa mo ng channel is to show them yung share with them kung ano yung gusto mong content. So, hindi mo pwedeng walain yun kasi mawala yung essence kung bakit ka nag-start and baka hindi magtagal yung YouTube kasi hindi mo na gusto yung ginagawa mo. Yeah, hindi ka mag-enjoy. Pinakitigan mo na lang sila ng pinakitigan. And ang pinaka-importante kasi sa vlogging is ma-enjoy mo talaga yun. Oh. Kasi doon ka natagal eh. Yun, i-weigh mo na lang kung yung binibigay ba nila sa'yo na feedback or mga gusto nilang content is gusto mo rin or okay naman, workable naman. Parang mid-halfway kung ano yung gusto nila at gusto mo. Siyempre, kailangan mo rin naman kasi silang pagbigyan kasi rin mga products mo, support as well. True, mami. Tsaka, mag-try ka ng kung ano-anong content kahit hindi pasok sa branding mo.
Minsan ganun eh, kasi sa amin, hindi kami masyadong nagpa-prank. Hindi natin wishing before yun. Pero nag-try kami and nag-work siya. Oo, nag-work naman. Ayun, try different content and check. Oo. Kung try ano different content, kung ano yung mag-work sa'yo, may kita mo yun kasi... Sa analytics. Oo, sa analytics. Sa feedback, mga comments. And sinabi mo na ba kung saan manila may kita yung analytics? Yung analytics is, kailangan mo siyang, ay may kita mo siya sa YouTube Creator Studio. So doon, kung may kita kung sino ba yung mga nanonood sa'yo, mas marami ba yung lalaki, mas marami ba yung babae, saan yung area, o saan edad, saan edad ka ba mabenta, yung mga ganun. O tsaka kung saan bansa ka pinapanood, sa amin, syempre Pilipinas, di kami nag-i-English yung video sa amin. Syempre, kung English ang contents mo, mas madami yung reach, mas wide yung reach. Yes. So yun, kung meron ka ng community, kailangan din name your community, di ba? Like kami, naisip namin na yun, magkaroon ng pangalan yung community namin, mga Atashi, kayo mga nanonood, mga Atashi kayo, so yun yung community. Kasi minsan, mas mapifeel nila na belong ka sa, belong ka sa community na yun. May tawag sa'yo. Malaking family, nakaka-relate sila sa'yo, yung mga ganung bagay. And tip ko lang dyan is, kailangan mo rin minsan magtanong sa kanila, lagi kang makipag-communicate. Hindi yung parang feeling mo, ikaw lang yung laging parang magaling. Kasi parang minsan, ma-intimidate sila sa'yo. Dapat parehas kayong... Dapat relatable ka. Relatable ka. Kasi kaya ka nga nila pinapanood eh. Kasi nakaka-relate sila sa'yo. And yun, nag-enjoy sila sa vlog mo. And treasure din, kasi sila yung mag-support sa'yo. Yes. From the beginning hanggang pag laki ng community, and kung ano man bukod sa YouTube ang gawin mo, supportan ka nila, even after YouTube or outside YouTube. Yes. Kami ni Ina, alam namin na hindi pa ganun kalaki yung community namin. Pero ayun, na-enjoy namin kasi nakausap namin sila. Ayun naman yung mahalaga eh, kahit isa na mong tao na nanonood sa'yo, as long as nakaka-relate siya sa'yo, nagkakaroon kayo ng communication or connection, importante yun, mahalaga na yun, diba? Yes. So yun, name your community, hear audience, and keep posting. So yun, those are the steps and tips na nakamap namin based sa mga na-experience yes. namin and sa mga na check namin na videos para sa mga reference namin. Yeah. So hindi magiging madali yung smooth yung pag-vlog kasi sa simula may hirapan ka kahit sa kalagitnaan, kahit sa marami ka ng subscribers, hindi magiging madali. Magkakaroon ka na iba't-ibang klase ng struggles and challenges. And hindi kailangan mo lang talaga gustuhin yung ginagawa mo kasi marami kang pagdadaanan. Kasi para hindi ka bumigay, alam mo yun, hindi ka panghinaan ng loob kasi kami, parang maraming times na parang bumabagal yung ano namin, yung growing ng channel namin, and then marami nang pumasok na mas mabilis sa kanila. Mm-hmm. Alam mo yun, hindi naman mapipigilan i-compare, pero ang advice namin, huwag kayong panghinaan. And huwag kayong ma-pressure. Kasi hindi naman kasi hindi naman to competition eh. As long as nag-enjoy ka, may community ka, mahalaga na yun. May mga napapasaya ka. And hindi pala natin nasabi na monetizer video. Siyempre kapag may community ka na, nagpo-post ka na marami ng video, mukha ka muna na i-monetize yung video mo kasi wala, importante din yun. Parang bonus na rin yun kung nag-enjoy ka mag-vlog. Monetize your video para magkaroon ng ads yung videos mo and doon magkakaroon ng revenue. Yes, doon na mapasok yung income mo sa YouTube. Sa ang kailangan bago ka ma-monetize is 1,000 subscribers and 10,000 hours ba views? O 10,000 views? Parang ganon. Search nyo lang. So, kapag na-reach nyo na yun, magkakaroon, ma-monetize na yung videos nyo. I-review ni YouTube yung mga videos nyo para for monetization and then matagal yung process. Eh, kailangan nyo rin pala gumawa ng Google AdSense dahil doon nyo malalaman yung revenue nyo and kung saan nyo makukuha yung revenue nyo. Sa amin dalawa, si Ina kasi mahilig siyang mag-research tungkol sa YouTube. Ako kasi more on editing lang. Pero sa pagdating sa technical sa YouTube, siya yung makalipot sa akin. Yes, ako yung gumawa ng Google AdSense, nagawa ng account. Yeah. So, sa akin nakapangalan. So, sa kanya nakapangalan. So, I guess that's it. Yun lang yung mga tingin namin mga naging, yung mga magiging steps or ways lang para
sa pag-start ng YouTube channel. Sana naging helpful tong video na to. Yes. Makatulong sa pag-start mo ng YouTube. And good luck. Yes. And congratulations. Yeah. So, parang napansin ko medyo formal tayo ngayon. Medyo formal. Sana tayo ngayon, di ba? Wala masyadong kulitan. Pero sana nag-enjoy pa rin kayo. And this is it for our video. Thank you so much mga Atashi for watching. And see you on our next video. Byers! And mga aspiring YouTubers, mga aspiring na YouTubers na mga Atashi dyan. Good luck and Congratulations agad in advance para sana pare-pares tayong mag-grow and maging successful sa industry na to. Thank you so much. Bye. Thank you so much.